United Bangsamoro Justice Party nagsagawa ng mass oath-taking si Dato Saudi Ampatuan. My report, si Crisbel May Lorenzo. Isinagawa ang mass oath-taking ng mga miyembro ng United Bangsamoro Justice Party ng mga bayan ng Dato Saudi Ampatuan, Dato Salibo, Dato Piang, Dato Unsay, Dato Hofer at Sharif Agwak araw ng Sabado, 26 ng Pebrero, taong 2022 sa May Barangay Ilian, Dato Saudi Ampatuan. Pinangunahan ito ni UBJP Vice Chairman Muhagir Iqbal kasama sina gubernatorial candidate Ismael Toto Mangudadato, Vice Gubernatorial Candidate Baisan Dasema, Pandag Mayoral Candidate Kadapi Mangudadato, 2nd District Congressman Candidate Sajid Mangudadato, Board Member King Jasser Mangudadato at mga mayoral candidate ng anim na bayan. Sa panayam kay Congressman Ismael Mangudadato, sinabi nito na isa sa tututukan ng kanilang partido ang mga proyektong makakapagpapaunlad sa mga bayan sa ikalawang distrito. Una na rito ang malinis na tubig at pagtugon sa problema sa baha ng ilan sa mga bayan gaya ng Dato Salibo, Dato Saudi at Dato Piang sa Maguindanao. Sinabi rin nito na sinimulan na nito ang pagpapagawa ng kalsada sa may bahagi ng Dato Salibo at Dato Saudi kung saan naglaan ito ng humigit kumulang 1 bilyong piso para sa kalsada at pagbibigay lunas sa problema sa baha sa pamamagitan ng isang flood control project upang mas mapadali ang transportasyon at mas maging ligtas ang biyahe ng mga mamamayan sa bayan. Dagdag pa rito, sinimula na rin anya ang konstruksyon ng pagpapalawig ng 4-lane sa may National Highway mula sa boundary ng Esperanza Sultan Kudarat patungong Dato Udin Sinsuat. Samantala, ayon naman kay mayoral candidate ng Dato Saudi Ampatuan na si Kahal Kedtak, pangunahing tututukan nito ang water system para sa bayan upang magkaroon ng malinis at ligtas na inuming tubig ang bayan. Kung saan isa ito sa pangunahing problema ng Dato Saudi Ampatuan. Sa problema naman sa mga napopondong tubig sa mga marsh area ng Dato Saudi, ayon sa kanya, sa halip na alisin ang tubig ay gagawin na lamang itong hanap buhay para sa mga mamamayan. Maglalagay anya ng mga fish cage at fish net upang gawing palaisdaan na lamang ang mga ito nang sa ganon ay matugunan rin ang problema sa kahirapan sa bayan. Pinangako rin ito na sakaling ito ay mahalal bilang alkalde ng bayan ay manunungkulan ito ng naaayon sa batas ng Quran, ng MILF at ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang maihatid ang moral governance na isinusulong ng pamahalaang Bangsamoro. Lubos naman ang pasasalamat ng mga ito sa humigit kumulang 24,000 nanumpang miyembro ng UBJP sa anim na bayan at inaasahan naman ito ang solidong suporta para sa kanila. Para sa Kutang Bato News, ako si Crisbel May Lorenzo.